I'm sorry, Chief. Ayaan mo na. Sa kasal natin, sasabihan na lang natin yung mga bisita natin na magregalo din ng mga gamit na pang-office. Binigo ko na naman sila, Chief. I failed them once. Ilan nga ako sarili ko na hindi na mangyayari ulit yan. Gabriel, naabswelto si Christian Vergara. Pero huwag mong sasabihin talo ka. Kasi nandito na ulit si Vince. Bumalik na sa'yo yung bunso mo, nabuo mo ulit yung pamilya mo. At sa kabila ng nangyari, naging malakas ka para sa kanila. Sa kabila ng lahat, naging mabuting tao ang tatay nila na dapat nilang ipagmalaki. At kapag naging mayor ka na ng syudad na to, hindi lang sila, hindi lang ako ang hahanga sa'yo. Alam mo ba, napakaswerte ko sa'yo. Napakaswerte ko na ikaw ang mapapangasawa ko. Welcome back, sir, Christian. Ay, Josie, prepare nyo na yung dinner. Yes, please. Sige, thank you. Paano? I'll take you to your room now. Come on. Maraming salamat, ma'am. Dad. Twelve years, no? Hindi niyo ako sinukuan. Pinapangako ko sa inyo. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo. You don't have to, anak. You don't have to. Ang gusto ko sana, magsimula tayo ng panibago. Kalimutan nyo na yung kaso. Kalimutan nyo na kung ano yung nangyari sa akin. Ibang Christian na yung umuwi dito sa bahay na to. Pinapangako ko sa inyo, Ma'am, Dad. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting anak sa inyo. Tagal-tagal ko nang ginagawa to, pero hindi ko pa rin magawa ng ending. Totoo nga yung sinabi ni Ram. Sana makagawa ng mali si Christian Vergara para mabalik siya sa kulungan. Kahit hindi na dahil sa ginawa niya sa amin. Ken? Ken, saan ka pupunta? Ken and Jennifer lang. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi nagpapaalam. Ken and Jennifer lang naman ako pupunta. Kahit na. Mamaya, baka kung anong mangyari sa'yo, hindi namin alam. Hindi lang si Christian Vergara nagkalat dyan. Marami pang iba na pwedeng manakit sa'yo. Alam niyo, kaya ko na yung sarili ko. Sanay po ako lumabas at pumasok sa bahay. Tsaka hindi na ako yung 4 years old na kayang damputin ang kusino, no? Kailan mo ba matatanggap na parte ka na ng pamilya na to? Ken, hindi mo lang pwedeng gawin kahit anong gusto mong gawin na hindi nagpapaalam.
May house rules kami dito. Kailangan mong sumunod. Kailangan mo na mag-move on at tanggapin na ito na yung buhay mo ngayon. Move on? Lahat kaya yan yung sinasabi sa akin, yun, kahit si nanay. Move on. Tanggapin ko na yung lahat ng to. Bakit kayo, sa tingin nyo? Naka-move on na ba kayo? Tapos na yung kaso, pero yung Christian Vergara pa rin yung nasa utak nyo. Tingin nyo yung Christian Vergara na yan, iniisip pa kayo? Nagpapakasaya na lang yun. Nagpa-party para makabawi sa 12 years na nawala sa kanya. Eh kayo, ikaw, ate, nagmumukmuk kayo dito. Asan na yung macaroni natin? Hinahanda na po, ma'am. Yeah, padala mo agad dito, ha? Yes, kasi nandiyan ang bisita natin. Okay, pati yung barbecue, mga kubiertos, yes, plato, ma'am. Lahat padala mo na, pati yung mga drinks. Christian, andiyan nga pala dito Benedict mo from Batangas kasama ang Tita Nes. Ito nga eh. So, nagparush nga ako ng food kasi biglaan naman ang dating nila. Halika na, kanina ka pa nila inihintay. Ma'am, hindi naman kayo kinakausap niya nung nakakulong ako, di ba? I know, but that's all in the past, anak. Christian! Finally, iho. Ay, nice. We're so happy na nakalabas ka na. We are all jumping nang marinig namin ang balita. Alam mo, ikaw yung nasa labas. Ikaw yung merong pagkakataon na gumawa ng mga bagay na pinapangarap at gusto mo. Pero sa atin dalawa, bakit parang ikaw pa yung mas nakakulong sa nangyari nun? Grace. Na yung mga sinabi ni Ken kanina, yun din yung mga sinabi sa akin ni Christian Vergara nung nagkaharap kami sa kulungan. Siyempre, nung una ko, hindi ko pinakinggan. Pero nung si Ken ay nagsabi, kung tama si Ken, kasalanan ko. 12 taon ko siya hinanap. Pero pagkatapos nun, inaksaya ko lang ang oras ko. Sa isang kriminal kagaya ni Christian Vergara. Oras na dapat binigay ko sa kapatid mo. Nay, hindi. Hindi kayong namilit magkaharap sila ni Christian Vergara. Nay, tama si Bonsoy. Hindi na dapat magmukmuk pa. That was the day na nalaman kong may altercation ako. I remembered I was fuming mad nang nalaman kong guilty ang verdict sa TV. Uli natin pag-usapan ng nakaraan. Total, nandito na yung pamangking ko. Pwede na tayong bumalik sa normal. At Victor, pwede ka nang bumalik sa gobyerno. We'll see. Kung kaya pa ng tuhod kong tumakbo. O, cheers to that. Cheers to that. Hey, excuse me. Attorney. Christian. Hindi ko pa yata kayo napapasalamatan sa lahat ng naitulong sa akin. Sorry. You're welcome, Christian. Maraming salamat. Don't worry, son. I promise Attorney Manlapos na ibibigay ko sa kanya ang vintage wine ko. Alam mo naman to si Attorney. Mas mahalaga pa sa kanya yung kesa sa pasasalamat mo. Hindi lang sinasabi may bonus ako. Tumawag na raw ba sila? Dito na daw sila tayo. Para saan daw ba ito? Hindi ko kita lang. Ito sila. Oh, Nay! Para saan ba ito? Ideya ito lahat ni Grace Ram. Ako, kabahan na pala ako. Well, di ko naman ito may isip kundi dahil kay Kulit. Tsaka, Ram, Tay, alam ko natalo tayo, pero
may rason pa rin tayo mag-celebrate, di ba? Kahit yung rason na yun, minsan makulit, minsan masungit. At least masaya tayo. Yung rason na yun, mahal natin. Pangarap natin to, di ba? Maging buo tayo ulit. Yung makapagsimula tayo ng panibago. Thank you. Excuse me. Mukhang hindi tayo nag-usap doon. Christian. Your tita Minda, tita Aung, tita Jones are here. Attorney, excuse me. Excuse me. Hello. Hello. I reviewed the case files like you asked me to. Ito na lang natitirang bagay na nagkoconnecta kay Christian sa pagkawala ni Vince Fontanilla. Kailangan malaman natin kung paano napunta ang sandali sa'yo sa loob ng kotse na anak ko. Kapag nagawa natin, we might be able to prove that my son was free sa isang bagay na hindi niya ginawa. Ken, dito yung meet the judge natin, naaalala mo ba? Sarang abogado mo? Ako po ang abogado ni Nanay. Wala po siyang kasalanan. Naisip ko lang kasi na ibalik si Ken sa mga lugar na pinupuntahan natin dati. Para maanalan yung bunso, di ba? At may naisip ako na lugar na paboritong-paborito mo noon. Alam mo, anak, tuwing Linggo, dyan tayo sumasakay. May naalala ka ba, Ken? Naalala ko na gusto kong sumakay dyan. Madalas, tumatakas tayo sa ate at sa kuya mo para sumakay dito dahil gusto natin tayong dalawa lang. Ewan ko nga ba eh, ang dalas naman natin sumakay dito. Pero tuwing sumasakay tayo, parang tuwang-tuwa kapatid. Kala mo first time mo. Dito. Dito mismo. Dito, madalas sinasabi mo sa akin na ako ang super nanay mo. At ikaw ang aking super bunso. Naalala mo pa ba yun? Balang araw. Balang araw, super bunso. Kailangan po ba talagang Vince Fontanilla yung gamitin kong pangalan sa college? Oo, anak eh. Kailangan talaga Vince Fontanilla ang gamitin mo sa university. Tsaka sa lahat ng mga legal documents mo, yun na kasi ang pangalan na kinikilala ng gobyerno. Hindi yung Ken Cabanero. Pero kikilalanin pa rin nila yung mga grado mo nung nasa elementaryo ka tsaka high school nung gamit mo pang Ken ang pangalan. Naalala ko si Nanay. Pag nasa perya kami, paborito namin sinasakyan yung octopus. Yung mabilis yung pag-ikot. Nakakahilo yun, nakakasama. Tapos palagi kami nagpupustahan nun. Sino unang masuka? Yun yung maghahanda ng almusal sa umaga. Lagi nga akong talo dun. Lakas ng sigmura ng nanay ko. Thank you.
anak. Ayan. Ayan eh, ayan. Sabi ko na nga, ba eh. Kaya ko talaga dati param. Nangaabaw ka kayo ng pagkain dati pa. Ay, di ba naalala niyo dati yung Hawaiian Delight tragedy? Yung nag-order kayo ng isang malaking Hawaiian Delight dito. Oh, wow. Tapos isang buong malaking pizza. Gusto mo, naiiyak ka na, natutuwan ka na, pinipihit mong ubusin. Pero ayun, ano nangyari? Kaya nga, Hawaiian Delight tragedy. Tanaw mo yung waiter, galit na galit. Tanda yung sinuha sa sahig. Siya'y naglinis nun. Hanggang pag-uwi kayo, tawa tayo ng tawa. Sobrang saya kaya. Hello? Clarice, ano ka ba nag-text back ako? Anong gusto mo? Hello, Clarice? Clarice? Ano, Ram? Tayo, tayo. Pasensya na. Kailangan mo malis. Okay na kayo. Hello po, ha? Paano, mauna na rin ako? No, kasi may meeting pa ako. Thank you so much. Bye, tayo. Bye-bye. Anak, hindi ka ba magpapahinga? Ma'am, tinitingnan ko lang ho yung buwan. Maganda pala siya tingnan pag walang rehas, no? Isipin niyo, ma'am, 12 years. I'm really going to appreciate everything out here. Imagine mo yun, ma'am, ha? Meron na ako sariling banyo. I will never, ever take that for granted. Again. I'm sorry, anak. You had to go through that. Ano ka ba, ma'am? Okay lang. Ang importante, nakalabas na ako. At makakasama ko na kayo. Anyways, your father wants you to start working immediately. Pero kung gusto mo muna magpahinga, then I'll talk to him. And your Tito Miguel, papahiram daw niya yung yate niya. So, if you want to go to Tali, you can go ahead. Invite your friends. Do what you want to do, okay? But just remember, pwede ka na ulit maging masaya. Bakit? Hindi ba ako mukhang masaya, ma'am? Hindi pa ba halata? Huh? Oo na, masaya ka na. Mas masaya ako. Bumalik ka na. Eto. Ayan, may pansit pa. Galing ho si Jawo dito? Oo, halos kaalis lang. Hindi daw siya makatulog dahil narinig niya sa TV yung desisyon ng korte. Ang OA ano, eh nag-aalala daw siya sa'yo. Manliligaw ng ate mo yung si Jawo. Pakipot-epek lang tong ate, ay, Grace mo. Nay, hindi, Ani Dolores. Hindi po, magkaibigan lang po talaga kami. Naku, hindi na sinabi ni Vilma Santos at saka ni Edo Manzano, awa ng Diyos, nabuo si Lucky. Hala, okay talaga? Hindi talaga. Oh, Ken, magpahinga ka na pagkatapos mong kumain dahil bukas, magsha-shopping tayo, bibili tayo ng maraming damit para sa'yo. Pasukan na ninyo sa susunod na araw, hindi ba? Ama Marian, marami na po kayong binigay sa akin. Tama na po yun. Magkasayang lang po kayo ng pera. Naku, hindi, Ken. Huwag mong isipin yun eh. Ilang piraso lang naman yun. Tsaka para sa'yo yun. Paano naman masasayang? Sige po, hindi na po kakain. Matutulog na po ako. Oo, oh, sige. Good night, Ken. I love you, Ken. Nasabi na sa'yo ni Chloe sa bahay kay Maylene. Hindi na kami matutuloy sa Cebu. May trabaho na kasi ako dito sa firm ni tatay, tsaka mag-aaral na uli ako.
Ah, ganun. Kaya habang palabas-labas ka, itong kapatid ko, forever na lang naharap sa computer para magturo sa mga Koreano. Alam mo, hindi mo na-discussion to. Eh, dapat ngayon, stewardess na to eh. Eh, hindi ko naman dinintahan yung buhay ng kapatid ninyo. Kung ano yung plano naming dalawa, desisyon namin yun. Desisyon yung duha. Eh, alam mo, sumusunod lang naman to sa lahat ng desisyon mo. Eh, eto, ngayon, nakailang lipat na kayo ng apartment. Ikaw, matanong kita, gusto mong palipat-lipat kayo? Ha? Sandali lang, Ate Maylo. Ram. Bumiyahe ba kayo galing Cebu para pamukha sa akin na pinabayaan ko yung kapatid ninyo? Ay, hindi ba kayo nagpabaya sa kanya? Sino sa pamilya nating dalawang hindi tumanggap sa amin? Alam mo, Clarice, pabigay mo na lang kay Tita Mary yung gamit ko, ha? Hindi kasi ako matutulog sa inyo, eh. Istoryahin ang luba na ang away batasan. Huwi na lang mo sa Cebu. Ate, aliyog ay gawa? Ay gawa ba? Sabi mo eh. Alam mo kung sana nakinig ka na lang, hindi ka na lang kumibo. Kagaya nung ginawa mo. Pinagsasalitaan ako ng kapatid mo na siya parang siya nagpapakain sa akin. Hindi mo na ako pinagtanggol. Ah, so ako pa may kasalanan? Baka nakakalimutan nyo na, balit ulit yung sinasabi sa akin dati na hindi porket mahirap, wala nang manners. Sumunggot ka naman kahit sa text. Miss you na, Nay. Ang saya nga ho namin kayo na Nanay Dolores eh. Paano? Ngayon lang kami lumabas ng kumpleto ulit. Kaya lang. Nakakalungkot ho. Kasi iba't ibang bahay na inuuwian namin. Ayan ka na naman eh. Akala ko ba move on na, di ba? Kung ano man ang meron sa buhay niyo ngayon, maging masaya ka na lang doon. Grace, nakabalik na si Bonsoy. Marami pang dapat ayusin sa pamilya ninyo. Pero konting dasal na lang, maaayos din lahat yun. Bigyan mo naman ng oras ang sarili mo, ha? Sa TV poll ng Magandang Umaga Pilipinas kanina, 90% ng mga bumoto ang nagsasabing mali ang naging desisyon ni Judge Lourdes Corpus. Ilan din sa maaming nakausap ang nagbigay ng opinyon. Hindi ako naniniwala na walang kasalanan si Ms. Vergara. Sa ganyang klaseng tao, walang nangyari. Baka gumanti lang siya sa mga taong naninira sa kanya. Isa rin po akong ina. At kinakatakutan ko na malayo sana ko. Kaya ang masasabi ko, sana nabulok na lang siya sa kulungan. Sir, ano pong masasabi niyo sa paglaya ni Christian Vergara? Marami na pinabisya si Christian Vergara. Hindi lang ang mga Fontanilla. Kaya hindi na ako magtataka kung may magiganti dyan. Maraming salamat. Good morning po, sir. Ang ganda ng bawang kotse niyo, sir. Sana nga yung simple lang yung binigay. Naku, hindi na mapapayag si Om na simpleng kotse lang bibigay sa inyo. Sige na, ako na dyan. Ako na maglilinis. Iba mo na yan dyan. Di, sir, tapusin ko lang to. Okay, nag-breakfast ka na ba? Hindi pa nga ho, eh. Hindi pa. Sige, mag-breakfast ka na lang muna. Iwan mo na yan dyan. Ako na bahala. Hindi nga ho, sir. Oo, sige. Dali mo na to. Sige po, sir. Sige. Thank you po.